Tatlong cock at isang hen. Mga ina kayo pala, alam ko na ang gender nila. Paano ko nalaman? Samahan niyo po ako sa video content natin sa araw na to. Welcome back sa Hobby ni Daddy na mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Kung sa mga previous video natin, kung napansin nyo, ay lagi tayong gabi, gantong oras, gumagawa ng mga video para medyo tahimik na yung mga alaga nating ibon. So bago tayong mag-shutdown, gagawa tayo ng content ng mga video natin. Tapos sa umaga naman, sa pag nagpapakain ako sa umaga, doon naman ako kumukuha ng mga video clip dun sa mga gagawin nating topic. Para sa ganun, hindi masyadong maingay yung ating video kasi marami sa inyo nagko-complain na hindi nyo maintindihan yung sinasabi natin. So ito, sa tingin ko makakatulong para maintindihan nyo yung content ng mga video natin at hindi masyadong maingay yung ating mga alagang ibon. May konting huni pero hindi ganun kaingay sa umaga. Kasi mas active ang mga ibon sa umaga at less active pagka dumidilim na. At mas tahimik na yan pag talagang wala ng ilaw. Medyo maingay lang sila ng bahagya dahil meron tayong ring light na ginagamit. Okay, napansin nyo po dun sa ating intro, yung ating topic sa araw na to. Mabilis na pag-distinguish ng mga gender ng ating mga inakay na kakatail. Paano ba natin yan ginagawa? Anong kahalagahan yan sa hobby ng pag-iibon? Yan po yung topic na pag-uusapan natin. Pero bago po yun mga kahabi, humihiling po ako ng support sa inyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating channel at pag-turn on ng inyong notification bell. Pakiset nyo na po sa all para lagi kayong notified sa mga topic natin. At humihiling din po ako na share nyo po ang ating mga video sa mga kaibigan natin na mahilig din sa pag-aalaga ng ibon o interesado rin magsimula sa hobby ng pag-iibon, dahil sigurado naman tayo na marami silang kapupulutang aral at kaalaman dito sa ating mga vlog. Kayo na rin mismo ang nag-a-apply niyan sa inyong mga alagang ibon. So, promote niyo po at tulungan yung ating channel para mas lumago po yung lawak ng ating mga naaabot na mga kahabi natin. Okay? So, paano nga ba natin ginagawa itong paraan kung paano natin malalaman na inakay pa lang, alam na natin yung gender ng mga ibon. At ito po ay 100% accuracy. Mas matindi po ito sa DNA testing na nasa 98% lang, 98 to 99% lang ang accuracy, yung may margin of error. Ito po ang ginagawa natin, wala po siyang margin of error. 100% sure tayo sa gender ng ibon. Ito po yung tinatawag na sex link mutation. At ginagawa natin, gumagawa tayo ng mga sex link pair ng mga ibon. Meron na po tayong mga previous topic tungkol sa sex link mutation, sex link pairing, para sure ang mga gender ng mga anak ng mga parisan natin, pwede nyo po yung i-apply sa lahat ng uri ng ibon as long as alam nyo po yung mga sex link mutation ng bawat uri ng ibon na meron kayo. Sa sex link mutation po, balikan nyo po yung video natin doon. Ilalagay ko rin po yung link at nagbanggit po tayo doon ng mga ilang mutation ng ibon na sex link, no, sa parakeet, sa cockatail, sa African lovebirds, no. At sa iba pang uri ng ibon na meron tayo ngayon, hindi pa tayo updated doon kasi wala pa tayo doong medium birds nung ginawa natin yung video na yon.
So sa mga susunod pa nating video, pag-aaralan din natin at i-share ko rin sa inyo yung iba pang mga sex link mutation ng ibang uri pa ng ibon na magagamit ninyo po yan sa breeding ng ibon ninyo at hindi nyo na kailangan magpa-DNA pa. Kasi ang DNA test po, nagkakahalaga siya ng 350 pesos bawat isa. 350 to 500 pa nga po yan. Kung ang ibon nyo ay malalaki na, yung ibang singit po dyan ay 500 per ibon, DNA. At kung magagamit nyo po ang paraan na to, hindi nyo na po kailangan mag-DNA test. At siguradong-sigurado, maliliit pa yung ibon ninyo, kapipisa pa lang, alam nyo na kaagad yung gender ng mga painakay ninyo. Okay? So, mag-focus tayo dito sa mga cockatail. Itong pair ng cockatail natin ay Lutino, Cock, at Pearl na chick spot. Para yung chick spot, yung babae natin ay Pearl na hen. So, paano natin nalaman na Cock and hen, yung sisiw ng ating mga inakay, yung pagkapisa pa lang? Dahil nga po, sextink yung kanilang parent. Yung lalaki ay Lutino, yung babae natin ay Pearl. So kapag po yan, ang Lutino po kasi ay sexlink mutation. Ang Pearl naman, sexlink mutation din sa cockatail. Pero dahil sexlink nga sila, ang magbibigay lang po yan ng kulay ng gender indicator, yung pong lalaki. So doon tayo magbabase sa lalaki. Dahil ino siya, Lutino siya o ino, pula ang mata niya, so, sexlink po ang ino sa cockatail. Once po ang ino cock, pinaris nyo po yan sa non-ino na hen. Hindi ino yung hen natin dahil pearl siya eh. Lahat po ng aanakin yan na ino ng pulang mata, regardless kung Lutino man yan o albino, yan po ay sure hen. 100%. Wala po yan kaduda-duda. 100% hen po yan. Kaya yung albino natin na anak nila, sure na 100% hen po yun. Okay? At yung hindi pula ang mata, kahit na pearl pa yan, sigurado tayo. Yan ay 100% sexlink na cock. Tapos yung normal gray, yan po ay sexlink cock din. So, dito ang meron tayo ay tatlong cock at isang hen. Ganun lang po kabilis malaman yung gender ng mga ibon na na-produce natin dahil nga po doon sa parisan natin. So, sa pagpaparis po ng ibon, gagawa tayo ng sexlink pairing kung saan yung lalaking gagamitin natin ay sexlink mutation at ibabangga natin siya sa ibon, sa babae na hindi niya kamukha. Hindi, maaaring sexlink mutation, maaaring hindi, pero hindi niya kauri, hindi niya kamukhang mutation. Ibang mutation, no? Lutino, tunan, Lutino. Yun, ganun po ang ating gagawing parisan. No? Pwede rin po tayong gumamit ng pearl na cock, ipaparis niya sa Lutino na hen. Ang mangyayari naman po doon, lahat ng pearl na aanakin niya, hen po yun. Tapos lahat ng hindi pearl, cock po yun. Sigurado po yun. Okay? Sa cinnamon po, ganun din. Cinnamon cock, ipaparis natin sa non-cinnamon na hen, hindi cinnamon na hen. Pwedeng Lutino, pwedeng pearl, pwedeng ibang kulay. Once na naglabas po siya ng mga cinnamon na hen, ay na inakay, lahat po yun ay hen. At pag hindi cinnamon, lahat po yun ay sure cock. Mahalaga po ito, lalong-lalo na sa mga mahihilig sa hantiling ng ibon. Kasi sa hantiding po ng ibon, mas gusto po, mas preferred ng mga kahabi natin yung mga cock na cockatail. Bakit? Kasi sumisipol sila. Kumakanta sila ng hymn dun sa sipol nila. Nakakagawa sila ng hymn nung kanta gamit yung pagsipol nila. So yun po mga kahabi, sana ay na-inform kayo dito sa video, sa topic na tinampok natin sa araw na to. Maraming salamat mga kahabi sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.